Hello guys, ito yung participation ko sa about vlogging. May question and answers tayo dito na 6 na piraso kailangan natin sagutin. Kaya eto ako nag-try para maisabi ko naman ang nasa loob ko. Ang unang question dito, masaya ka ba sa ginagawa mo bilang isang vlogger? Sa akin naman, masaya ako. Lalo na sa ngayon. Nung unang umpisa, nag-umpisa kasi ako nito nung January. Matagal na akong may account dito, pero hindi ko ginagalaw. Nung January, nag-start na ako mag-upload ng mga videos galing sa Smule. Kasi wala naman akong ginagawa, nakakabagot, nasa bahay lang. Dahil pandemic, dahil wala na nga akong trabaho, nung nag-pandemic na, starting ng pandemic, na stuck na ako sa bahay. Kaya, nagkanta-kanta ako sa Smule. Ina-upload ko din sa YouTube. Parang na-develop yung utak ko na, ay, nagkakaroon ako ng konting, na meron na pala akong mga taga-subaybay at mga likers, mga viewers. Kaya, naisip ko na, sabi ko, ituloy ko na lang kaya itong pagbablog. Kasi nagkakaroon ako ng, palagi kasi ako nanonood ng mga vlog ng mga sinusubaybayan kong vloggers. Yung parang na-encourage ako, natutuwa ako na maakyat sila sa kabundukan, nagbibigay sila ng mga tulong sa kapuspalad, yung mga kailangan, mga nangangailangan ng tulong, binibigyan niya, nila. Napakasaya pakinggan. Kaya doon, nabuo sa isip ko na kung kaya man nila yun na magagawa ng ganun, magbablog sila, kaya nilang gawin. Bakit hindi ko rin kaya? Kaya nag-umpisa na ako ng mag-upload talaga ng tuloy-tuloy na ako nag-upload ng mga kanta. Minsan, sa isang araw, minsan mag-upload ako ng 4-5. Talagang siniseryoso ko yung pag-upload ko. Doon nabuo sa isip ko na talagang gusto ko na talagang magbablog nung time na yun. Kaya doon ako sumaya na parang nawawala na sa isip ko yung pandemic na ganito, walang trabaho, parang hopeless kasi walang trabaho. Dito ko pinokus yung sarili ko sa pagkakanta-kanta at pag-upload. Kaya parang nawala na yung stress ko dahil wala nga akong trabaho dito. Ito ang naisip ko na gamot sa aking kalungkutan. Napifeel ko ang kasiyahan dito sa pagbablog. Ang pangalawang question, ano ang nagpo-push or nag-inspire sa iyo para mag-vlog? Ang nag-inspire sa akin talaga para mag-vlog, yung mga nakikita ko sa mga vlogger, yun ang nag-inspire sa akin na tumulong sila. Gusto kong tumulong simulat sa poll. Gusto ko talagang tumulong sa mga kapos, yung mga kagaya natin ng mga mahihirap. Gusto ko rin talagang mamahagi, kaso lang sa kalagayan ko na solo parent, wala akong choice, hindi ako makakagalaw, wala akong maibibigay na tulong, hindi makabigay man ako, pero hindi talaga totally na kontento sila sa tulong na maibigay ko. Pero kahit paano, nakakapagbigay ako ng mga kung ano-ano, lalo na yung mga taong wala na talagang tambiling bigas. Meron yan dito sa amin din, talagang mahirap talaga. O kaya makapagpahiram ka ng pera na wala ng tubo, kasi hindi mo naman talaga pwedeng ibibigay yun dahil yung wala ka rin namang minsan na ibalik sa'yo, minsan hindi. Pero okay na lang, kahit paano nakatulong ka, masaya ka na doon. Kaya, nai-inspired ako dahil gusto ko din na tumulong sa mga ganong klaseng
ano, ganun klaseng mga gagawin na yung mga nasa kabundukan na naghihirap, gusto ko talagang marating yan at tutulungan ko sila sa abot ng aking makakaya. So, yun ang sagot ko sa number 2. Yun ang nag-i-inspire sa akin na gusto kong tumulong sa kanila, sa mga taong, mga kabos ba sa probinsya, yung mga talagang hirap na sa pamumuhay. Ngayon, ang pangatlo, paano mo ba mababalansi ang pag-YouTube at pamilya sa trabaho at trabaho? Nagkakaroon naman ako ng balanse sa oras sa pag-YouTube ko, sa pamilya ko, at sa trabahong bahay kasi wala naman akong trabaho. Dahil simula noong pandemic, nawalan na ako ng trabaho. Kaya mas malaki at maluwag ang time ko sa bahay. Wala na matatanggap sa akin kung sakali din magbalik na yung kakaroon na ng bumalik na back to normal na tayo. Wala na rin tatanggap sa akin kasi matanda na ako, kaya ituloy-tuloy ko na yung aking pagbablog. Dahil dito na ako din sumaya eh. At saka magagampanan ko yun dahil ang magkakaroon ako ng schedule niyan sa trabahong bahay at sa pamilya at sa pagbablog. Yun ang aking sagot doon. Ang pang-apat naman, anong ginagawa mo o motivation na naisip sa kapag tinatamad ako o tinatamad kang mag-edit o gumawa ng video? Lahat naman tayo makaramdam ng katamaran o pagod sa paggagawa ng video. Ako, isa lang naisip ko talaga, pangarap ko. Yon ang motivation ko. May pangarap ako na gusto kong abutin, gusto kong matupad, gusto kong makamtan at mahawakan, kaya magsisikap talaga ako. Ika nga, meron tayong kasabihan na kung may tiyaga at nilaga, kung may tiyaga, may nilaga. Kaya, do your best para makamit mo ang iyong mga pangarap. Yun ang pangarap ko at motivation ko sa buhay, sa pagbablog. Itong sa panglima, bakit nagawa mong hindi maging mahihiyain sa harapan ng kamera at mga viewers? Suggestion tips para sa mga mahihiyain para sa kamera. Alam nyo, noon talaga pa man, hindi ako nahihiyang humarap sa kamera. Kasi ano talaga ako yung tukatib ako masyado. Kaso lang talaga sa ngayon, talagang dapat, nahihiya talaga sana akong humarap sa kamera. Dahil may diferensya na yung itsura ko eh. Sira na yung ngipin ko, hindi na maganda tignan. Nakaka-distract talaga. Kasi hindi ko pa rin ito napaayos. Pero, malakas ang loob ko na humarap dahil gusto kong ipakita sa buong mundo na kaya kong ipakita yung sarili ko, kaya kong ilantad yung sarili ko sa kanila na kung ano ako, kung ano ang meron sa loob ko. Gusto kong makikita nila ang nilalaman ng aking puso na kung ano man ako talaga. Kaya, ang payo ko sa mga nahihiyang mag-vlog, yung hindi nagpapakita, huwag na kayong mahiya. Proud kayo dapat sa sarili nyo. Gaya ko. Ako, proud ako sa sarili ko kahit ganito yung itsura ko. Talagang nakaka-distract yung ano. Kaya, di ba yung tawa ko pinipigilan ko dahil dito sa ngipin ko nga sira. Tumama ito sa handle ng bisikleta. Kaya sira na talaga siya. Hindi ko palang mapabunot-bunot kasi natatakot ako.
Kaya yun ang ano ko, yun ang suggestion ko sa inyo. Humarap kayo sa camera. Iharap nyo ang sarili nyo, taas noo kayong magpakita sa buong mundo na kayo yun. Kaya ako, kasi ako, ganun ako. Proud ako sa sarili ko. Kahit ganito yung itsura ko na hindi na talaga ayos yung... minsan nga naaano ako sa pagsasalita dahil dito sa ngipin ko eh. Pero wala akong, hindi ako dapat mahiya sa sarili ko. Papakita ko yan sa buong mundo. Yan ang ipapayo ko lang sa inyo. Be proud of yourself. Tapos yung pang-anim ko bilang vlogger, kung ikaw ang kumikita na ng malaki or makilala na ang iyong channel, ano ang iyong gagawin? Naku, malaki ang papasalamat ko. Bilang vlogger, pag nakilala na yung channel ko at nakakatanggap na ako ng malaking halaga, ito na yung pagkakataon na gagawin ko na yung matagal ko nang binabalak na tumulong sa kapwa ko. Noon pa man ay nakikita ko na ang kahirapan, lalo na sa mga nakatira sa kabundukan. Talagang kapos talaga ang pamumuhay. Kaya siguro pagdating ng panahon na makilala na yung channel ko, pag meron na akong matatanggap na malaking halaga, malaki ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil diyan ang umpisa ng aking advocacy na tumulong sa kapwa. Iyon lang ang masasabi ko. Maraming salamat. Go, Arenolz Team. Thank you.